Sir Aldrin Veneracion, ang Provincial Director ng Department of Trade and Industry, upang pag-usapan ang mga kaganapan sa loob ng ahensya at ibahagi sa atin ang mga naging accomplishment ng DTA Aurora. At yan nga, ano, at i-welcome na natin sa ating himpilan. Good morning, sir. Good morning, Sir Metz. Good morning po sa ating lahat, sa inyong lahat na tagapakinig ng inyong programa. Ay, maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak at sa aming imbitasyon dito sa aming RTB Frontline, no? Para kayong aming maging newsmaker for today. Ayan. Sir, bago yan, batiin muna natin mga kasamahan natin sa department natin. Thank you, Sir Metz. Sa akin lahat ng sa lahat ng aking mga kapamilya sa DTA Aurora, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa buong effort na ating pinagtiyagaan itong nakaraang linggo. At sa lahat po ng aking mga kababayan sa loob ng ating lalawigan, lalo sa Maria Aurora, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, maraming salamat po. At ito na po, diretso na tayo sa ating talakayan, sir. Kamakailan nga lang, sir, nakapagtala tayo. O bago yan pala, sir, nagkaroon pala ng ano, no, ng trade fair. Kumusta po pala muna? Kumusta yung muna natin trade fair na ganap sa Kabanatuan? No? Yes, Sir Metz. Actually, the first ever na siyempre Aurora Trade Fair na ginanap natin sa labas ng lalawigan ng Aurora. At ito nga po yung ginanap sa NE Pacific Mall sa Kabanatuan City. Napakaganda ng ating preparasyon, napakaganda ng pagsisimula hanggang sa opening at second day. But siguro talagang ganun, hindi po natin ma-perfect lahat dahil meron tayong mga pangyayari na hindi natin kontrolado at hindi natin inaasahan, tulad ng bagyong Karding na dumaan po doon sa duration ng trade fair, mm-hmm. Actually pang 3 days, mm-hmm. Kung saan pa naman yung weekend sana na in-expect ng ating mga tinutulong ang MSMEs na pinakamabenta sana ay sabay dumaan po itong hindi naasahan bagyong Karding. Ayun. At least ang mahalaga po ay safe din tayong lahat. Yes, Sir Mes. Actually, nung Sunday, nung kasagsagan ng bagyo, kinlose muna natin isang araw yung trade fair sa declaration na rin ng pamunuan ng NE Pacific Mall para maiwasan kung ano man yung mga sakuna na pwedeng mangyari sa ating mga MSMEs. Definitely naman, in general, successful pa rin. Almost 500,000 pa rin yung naging total sales ng ating 28 na local MSMEs from the province of Aurora. Congratulations po sa lahat. Siyempre sa bumuo na at bumubuo at nag-organize ng trade fair po sa Kabanatuan, no? Sa na ginawa po ng DTI. Ito nga, sir, kamakailan nga ay nakapagtala ang ahensya ng DTI ng pinakamaraming business registration sa loob ng ilang taon. Ano po sa tingin ninyo, sir, yung rason bakit maraming hindi pa rin nais o mas pinili na di magparehistro sa DTI? Kung ating i-analyze itong unang tanong mo, Sir Met, kala ko matutuwa tayo at ang dami nagpaparehistro. No? Sabi ko nga, kung balikan natin yung historia ng accomplishment ng Department of Trade Industry Aurora Provincial Office noong mga 1990s hanggang early 2000, hundreds lang ang mga nagpaparehistrong maliliit na negosyante sa DTI ang kumukuha ng Business Name Certificate o Registration Certificate. Bakit? Subalit, itong mga past couple of years, dumagsa. Actually, last year, inabot po ng 3,000 and then this year, 2022, as of August pa lang, meron na tayong 1,700 plus na registered MSMEs sa DTI. Since na ito po ay 5 years ang validity ng kanilang registration, talagang taon-taon, dumarami pa rin at labo pa rin. Subalit, yung tanong mo kung bakit meron pa rin na hindi nagpaparehistro, so ito po yung mga sobrang liliit na, no? Sobrang liliit na negosyo na nakapag-ooperate sila, siguro kahit hindi mag-issue o hindi nire-require ng kanilang mga customer na mag-issue ng resibo. Sapagkat ito pong DTI permit o itong DTI business name registration ay mandated at kinakailangan talaga nilang mag-secure o kumuha kung sila ay nag-i-issue na ng resibo at kung sila ay gumagamit na itong ating mga signages o yung karatula. So, yun po ang mandated ng DTI. Yun po ang pumapasok sa regulasyon ng DTI na pagka ikaw ay gumagamit na ng resibo at ikaw ay nag-display na o gumagamit na o nag-advertise na ng iyong pangalan ng negosyo
obligado ka na pong kumuha ng permit. So yung iba ho, baka hindi pa nag-i-issue ng ganun, sobrang liliit pa. So baka hindi pa sila handa. Handa at hindi pa sila inuobliga ng local government units kung saan sila nag-ooperate ng kanilang maliit na negosyo. Pero yan po ay obligasyon po natin bilang nagnenegosyo. Yes po, of course. Opo. At yun po ay para din naman sa kanilang security, para sa safety or para sa protection ng kanilang negosyo. At yun, sir, ito po, ikalawang katanungan po natin, sir. Maaari nyo po bang ibahagi yung naging best practices natin ng DTI para makamit natin yung accomplishment natin? Thank you again, Sir Metz. Actually, kung best practices simulat sa pool, pag sinabi kasing, sorry ha, pero medyo baka sumobra yung aking sabihin. Modesty aside, sorry. Modesty aside, ang DTI po kasi simulat sa pool, talaga minemaintain namin na yung aming camaraderie is intact. No? Yung number one naming strength, although konti, although ilang piraso kami sa DTI compared to other government agencies or national government agencies, yung trabaho namin, pag kami nagtrabaho, solid talaga kami. So, kung kami ay sa sampo, sa isang team na nag-ooperate para sa project na yon, asahan mo yung sampo na yan, solid yan, at hindi nag-iintay ng anumang ibang kapalit o benepisyo maliban dun sa serbisyo. Talagang minimaintain namin yung, sabi nga sa DTI, meron kaming minimaintain na core values, which is the passion, kung saan talaga ang pagtatrabaho dapat nasa puso. No? Hindi yung parang may nag-uutos lang sa'yo na magtrabaho ka dahil sumusweldo ka. No? Pangalawa siguro, yung aming integridad, talagang pag kami, lahat ng programa ang aming ini-implement, pinipilit namin maging transparent kami, both in the MSMEs and within the organization, lahat ng trabaho namin, lahat ng detalye ng aming trabaho, sinishare namin, ino-open namin yan sa madla at sa bawat isa, sa miyembro ng DTI Aurora Organization. Okay, sir. Ito po, noong nakaraan po ay nagkaroon tayo ng pagpupulong no, sa Baylor. Oh. Sir, maaari niyo po bang ibahagi ang ilan sa mga magaganda naging programa para sa ating mga kabatiran ng ating SMEs at ang ating mga mamamayan? Itong nakaraang past couple of years during the pandemic, no, talagang nag-concentrate ang DTI dun sa pagbibigay ng ayuda ng livelihood. Actually, hindi naman porke ayuda in-expect siguro na pera. So, but ang DTI nag-focus on helping our micro and small enterprise talaga na masyadong nasalanta nitong nakaraang pandemic COVID-19 pandemic. So nagbahagi po nag-distribute ang DTI ng mga livelihood assistance packages sa mga maliliit na negosyante noong 2020 hanggang 2021 at hanggang ngayon po 2022. Meron po tayong konting na ipamigay amounting to around 6 million sa mga qualified na individuals, particularly yung ating maliliit na negosyante at yung mga displaced workers na nagbalik sa ating probinsya. Sila po yung mga qualified doon at sila yung ating priority binigyan ng mga livelihood assistance packages na yan. So isa lang po yun, yung pagbibigay. Pangalawa yung pong ating mga provision ng pagbibigay ng ating mga technology assistance through trainings and seminars, kung ano yung mga request ng ating mga grupo, ng mga sektor ng nais mamuhunan o magnegosyo sa ating lalawigan, yun po ay patuloy pa rin nating pinoprovide sa kanila. At hanggang sa abot namin makakaya, sabi ko sa aking mga big bosses sa DTI, nais ko na sa panunungkulan ko sa DTI Aurora, hindi lang makilala ang DTI sa sentro ng probinsya, bagkus hanggang doon sa malalayong komunidad, dapat maramdaman nila ang presensya ng aming tanggapan. So, yun po yung ating ginagawa at hanggang sa coastal barangays, hanggang sa malalayong community, mula Umiray ng Dinghalan, hanggang Dinyog ng Dilasag, ay ating pong pinupuntahan. Ito pa, sir. Sa isang SME po na nais mag-undergo naman ng inyong programa, ano yung mga maaaring yung i-recommend na kanilang dapat gawin o proseso para mapabilang sa mga negosyong sinusuportahan ng DTI? Open po ang lahat ng programa ng DTI para sa mga individual na nagnanais magnegosyo
no? At sa mga maliliit na negosyo na rehistrado. So kung kayo po ay mayroon na existing na business, so prepared po ng DTI para ma-avail yung aming mga training services and other programs na kayo rehistrado. Registered kayo sa DTI or registered kayo sa inyong lokal na pamahalaan, no, sa LGUs. Dapat meron silang mayor's permit. Ang tinatawag na ron, Sir Mets. At kung sa DTI naman, meron silang business name registration. Kung sila naman po ay nagnanais pa lang magnegosyo, o individual na nagnanais mamuhunan sa ating lalawigan o sa kanilang bayan, welcome din po sila, open sila. Mayroong certain stage, may particular na stage, yung ganun. No? May existing SMEs o existing entrepreneurs at may potential tayong entrepreneurs. Ayun. So lahat po na yan, makipag-unayan lang kayo sa aming tanggapan or sa malalapit na negosyo center sa inyong lugar, iyan po ay inyong ma-avail kung ano man yung sa tingin nyo na DTI programs na inyong nais. So, para at least makapanimula, magawa nyo na inyong nais na negosyo. Mismo. Opa. At yun nga po, kaugnay dito, siyempre, paano naman yung paraan, sir, na ano-ano yung mga hakbang ng DTI para masustain ng mga recipients natin, yung mga proyekto, yung mga binibigyan yung programa o mga trainings na ginagawa sa mga SMEs. Yan. Una, yung ating mga pinamigay na livelihood package, hanggat maaari nga po, pagka itong yung mga selected talaga, yung regular program namin ng pagbibigay ng mga livelihood packages, kung ano yung request talaga nilang items, yun po yung aming pinoprocure, yun yung aming ibinibigay at pinakakaloob sa kanila para na talagang direct ang makatutulong sa kanilang existing na hanap buhay. Subalit karamihan, sabi ko nga sa aking team, sa DTI Aurora Family, sa dami ng beneficiaries, so hindi rin natin maibigay lahat, but subalit piliin nyo talaga yung mga unique projects, kung ano talaga yung items na kailangan nila inyong ibigay. Pangalawa po dito sa ating mga trainings and programs and seminars, kung dati ay pinipilit namin na may target na trainings ang ganito kada bayan, ngayon kung ano yung request, no, ng ganung komunidad, kung ano yung request ng ganung grupo na technology o trainings, yun po yung ating ibinibigay. Kung ini kahit mapunta sa Dilasag, kung puro Dilasag nagre-request, meaning sila ang interesado, sila ang may kailangan ng ganun. Hindi ba yung ibang approach na yung pipilitin mo umattend ka ng ganitong seminar, umattend ka ng training? Pero hindi nila gusto yung pero hindi, klase business. Hindi bukal. Hindi bukal sa kanila na mag-attend. Hindi tuloy sila seryoso. Kung ano man yung makukuha nila simula sa from the trainings and seminars being conducted by DTI. Yung isa nga naalala ko, sir, nung nandun tayo sa kapihan natin, nung minsan kasama. Hey, good morning kay Sir Jojo Libranda, no? At saka kay Sir Rod. Good morning, Sir Rod. At saka kay Ate Babes. So, good morning po sa inyo. Anyway, tinanong nga po, dahil ang dami, ang laki ng halaga ng pinamigyan ng DTI. Hindi basta-basta. Pero yung sabi natin, paano kaya natin mamonitor to or yung iba, paano pag naubusan yung benta nila? Yun yung tinatanong natin, paano? Di ba yung iba, naibenta ko na, ako yung beneficiaryo, yes, naibenta ko na. Di ba? Sabi ko, so yun po yung paano mapapangalagaan, sana masustain nila yung mga ina-award ng DTI. Talagang ramdam mo, Sir Met, sa iyong puso ang yung pagmamalasakit. Ano? Hindi na sa ating kapwa, kundi sa bawat resources ng gobyerno. Actually, yan din sinasabi ko. Kaya itong programang ito naman na kinonceptualize din ng national government, hindi basta ipinamigay lang, okay na. So, nakasulat dun sa guidelines ng aming mga programa na yan. After 3 months, ay sila ipupuntahan at babalikan at imomonitor. Hindi man mapuntahan isa-isa, sila ay tinatawagan. Sapagkat bago mag-qualified yung mga beneficiaries na yan, kompleto ng detalye, pangalan, address, at contact details. So kung sila ay biglang tinawagan, nasaan kayo, anong ginagawa nyo na? Sabi ko nga, pag hindi sila nag-response, pag naging negative yung sagot nila, kasi number one, hindi lang kami magmo-monitor. Minomonitor din yan ng LGU, ng ibang government agencies concerned, na baka maging ay ano pa kailan ko diyan, wala namang kami na. So delikado, hindi dapat ganoon. So kami, nagtrabaho kami, binigay namin yung para sa kanila, dapat ibigay naman nila, gawin nila yung magmumula naman sa kanila. Pahalagahan nila. Yung konting resources na ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno, sapagkat sabi ko nga, sinasabi ko lagi, pagka kami nagdi-distribute, yung pondong iyan,
hindi niyo yung items na yan, mm-hmm. hindi niyo napasakamayan ng dahil sa DTI. Mm-hmm. Hindi napapunta sa inyo yan ng kung sinong may gawa, kundi magpasalamat kayo sa lahat ng Pilipino sapagkat lahat ng pinangbili diyan ay galing sa buwis ng mamamayan. So, yun sana naman, yun na. At yun nga po, napakaunti nung usapan natin, sir. At sa mga susunod ay pwede tayo ulit magtalakayan, ano. Pero kumbaga, yun nga po, siyempre, ako, personal, nung nakita ko dun sa kapihan natin, ang ganda ng project, ang ganda ng mga pinamamahagi natin. Sana, yung mga nakakatanggap ay mapangalagaan din nila. Mismo, Sir Metz, at yun ang simula nung umpisahan yung proyektong iyan, yung programang iyan, yun din ang lagi kong hinihiling sa kanila, na huwag sayangin. Huwag sayangin yung konting resources na pinagkulob sa kanila ng gobyerno. Magkus dapat makatulong sa kanila. Hindi man director sa kanilang maliit na hanap buhay. Sabi ko nga, kung halimbawa meron silang vulcanizing shop, ang nirequest nila ay grocery items, no? Worth, halimbawa, 5,000. Kung 5,000, so isipin natin, kako, hindi man pang vulcanize yung na-receive mo, pero kung vulcanizing shop yung iyong negosyo, yung sa halip na budget mo pambili ng groceries o ng bigas o ng kung anumang condiments, pang-araw-araw kailangan pamilya, yun naman yung ipunin mo, dalin mo doon sa vulcanizing shop mo. Eh, pag naubos na, ubus na. So, para pag naubos yung, kasi handun talaga eh. Practically, at honestly speaking, hindi lahat ng mga grocery items and sari-sari store package na pinagkaloob ay pasok doon sa negosyo nila. Para mabilisan nga ang procurement, para mabilisan lang silang mabigyan ng suporta, ganun na yung request ng iba. Kasi kung magre-request sila ng bawa ng mga unique items, matatagalan. Hindi aabot. Baka tapos na yung pandemic. Wala pa. So, yun na lang request ko. Kung grocery items siya, o kung pagkain yung in-request at na-receive, ang isipin nyo lang, yung pambili nyo ng pagkain na yun o pambili ng bigas, yun na yung ilagay nyo, idagdag nyo yung puhunan doon sa inyo existing na maliit na negosyo. Kung vulcanizing man shop yan, kung kayo man ay magsusuman, or kung... Para lumago. At dahil para yung paglumago yun, doon mo nakukunin yung pangkain mo. Doon ka na ngayon pwedeng kumuha ulit ng pangkain mo sa araw-araw. Ang ganda, sir. Kailan sobrang kulang na yung oras natin. Ano? Sir, mensahe na lang po. Aling mensahe at panawagan sa ating mga kababayan, sa mga sinusuportahan po ng DTI. Sa lahat po ng ating mga malilit na negosyante, sa lalabig ng Aurora, tulad po ng lagi ko sinasabi sa inyo, handito ang DTI, hindi po tumitigil. Kung naman yung kailangan yung serbisyo pa para makasurvive tayo sa masyadong devastated pandemic na ito, pwera pa yung mga from time to time, mga kalamidad, yung bagyo. So, handito po ang DTI. Tulad po ng ginawa natin, yung challenge sa atin na ilabas natin yung ating produkto sa lalawig ng Aurora, medyo maduguman, matrabaho man, tinanggap natin yung challenge para makapag-trade fair, makapag-labas tayo ng produkto ng Aurora. At yan ang ginawa sa kabanatuan. So, tuloy-tuloy po natin, huwag tayong susuko. At para po sa mga individual naman na wala pang negosyo, nagnanais magnegosyo, makipag-ugnayan, makipag-contactin lang po ang DTI or ang negosyo center sa inyong bayan. At open po kami anytime, 8 to 5, kahit weekend, basta kontakin nyo lang yung numbers na handyan sa mga nakapaskil sa mga negosyo centers. Kami po ay maluwag sa loob na tutugon sa inyong mga request na assistance. No? Sa akin pong mga kasama sa DTI muli, maraming salamat. Walang katapat na salita ang ating pasasalamat sa inyo, no? Sa solid nating pagtatrabaho. Sabi ko nga, kung may passion, kung may passion sa trabaho, walang hindi magagawa, walang imposible. Lalo na kung sama-sama at may maintain natin yung ating camaraderie. Ayun, sir. Sir Aldrin, maraming salamat po. Mga kaibigan, ang nakasama po natin ating Provincial Director ng Department of Trade and Industry na si, ang gwapong-gwapong si Sir Aldrin Veneracion. Nako, yun na yata ang baka marami ng negative reaction. Hindi, sir. Ayun, sir, maraming salamat. At bago yun, no, abati mo natin yung ating mga tagapakinig. Good morning po sa lahat ng sumubaybay sa ating programa. Nagkaroon man tayo ng power interruption kanina, biglaan, pero salamat po sa patuloy na tumutok. Ano, good morning. Good morning po sa... Nasaan na?
nawala yung listahan ko ng mga... Oh, good morning kay Yasop, kay John Esmerdingle, kay Parang Jaime, at saka kay John, kay Ate Lala, good morning sa iyo. Ate Lala de los Santos, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre kay Ma'am Nita Valderosa, at saka kay... sino niya? Si Ma'am Sofia, nanonood from Kuwait, no? Good morning po sa inyong lahat. Salamat. At siyempre, kay Ate Rachel and Kuya Bugi, salamat sa breakfast. Okay. Thank you, Sir Mitch. Baka may babatingin ka ng happy birthday. Oo. Malapit ng birthday ng aking mag-ina at batingin ko na rin. Ay, sige, sige, birthday lang ngayon, October 2 at saka October 5 ni Mrs. at saka ni Amor at saka ni Colin. At kanina, malis ako sa bahay. Ba't daw ang aga kong maalis? Aalis, pwede naman daw atang via Zoom. Kaya ako, iba ang kwentuhan pagka personal, ano? Pagka face-to-face. Thank you very much. Sir, maraming salamat po. At talaga, effort. Best effort na ginawa ni Sir. Salamat sa inyong walang hanggang suporta.